Pakita ko lang yung RPM niya rito. Ayan, pinagana rin natin yung RPM niya or yung tachometer. So for today's video vlog na mga sir ay may pinadala ngang dalawang speedometer sa atin, ang double bubble wrap PH at bubble bag PH dito sa Shopee. So ito nga po yung version 1 nila mga sir. Ayan, ganito po yung itsura nya, medyo mura lang itong version 1 nila. Tapos ganito yung itsura nya sa likod. Bali yung sa speed nya ay naka cable type na rin. Tapos ganito po yung itsura nung mga wire nya. And then may kasama rin po siyang instruction or manual guide dito. Tapos ito naman yung version 2 mga sir. Full digital display po siya. At saka medyo marami po yung wire nya rito compared dito sa version 1. Bali install po natin ito sa Honda Wave 100. Tsaka ito naman po yung manual guide niya mga sir. Kompleto po yan. At tsaka nandito po tayo ngayon sa RS Camagay. Tapat lang po ito ng ADESA. Para pag gusto po ninyong magpa-wiring, ay pwede po kayong bumisita dito mga sir. At mag-iwan na lang po ko ng link dyan sa baba. Para kapag gusto niyo pong bumili ng digital speedometer para sa Honda Wave at ng mga iba't ibang klaseng model ng mga motor ay makakapili po kayo dyan. At bago tayo magsimula, huwag niyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa pinag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So yun, talagin muna natin yung mga kaha niya rito, pati yung sa head. So dito mga sir, tatanggalin na lang natin yung mga wire nito kasi buong harness po yan sa switch. So ang gagawin natin, itatap na lang natin siya para hindi na tayo magbabalat, para hindi sayang yung stock wiring nito. So ito mga sir, medyo komplikado tong isa, itong full digital speedometer, kasi hindi siya magkapareho sa atin. Compare natin dito. Ito kasing isa, halos plug and play na lang siya. Nakikita nyo yung mga bulb dito, sasalpak na lang yan dito mga sir. Tsaka ito, ililipat na lang natin yung connection ng wire dito. Compare dito sa full digital, talagang magkakatay ng wiring. Ayan o. Lang itong mga ito. Medyo, maraming wire sa loob. Pangit pagka ito yung ilalagay natin, no? Pero nasa sa kanila na iba ng features niya. Kanto boss, full digital. Ito yung itsura nyo. Ito. Ayan, kwan lang eh. Simple lang yung kanya, ito lang yung digital, yung speed. Ito hanggang ano, mga number. Halos lahat ito eh. Pag ito naman yung ilalagay natin, maraming wire yung nakakalat dito, bali tatakpan ng electrical tape compare dito sa version 1. So bali yung version 1 na lang yung ilalagay natin mga sir. Pero nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto ninyong ilagay, kung version 1 or yung version 2. Kasi ayoko naman masayang yung stock wirings nito. Kasi sayang din, mahirap nang maganap ng mga original wire niyan eh. Tsaka pag ikakat kasi, sayang. Pagka magpapalit ka kasi nito, halos buo na. So dito nga mga sir, tanggalin lang natin yung mga nakakalagay dito sa stock na speedometer natin, pati yung mga ilaw. So dito nga, bunutin lang natin yung mga wire sa socket. Itetest muna natin siya. So bali yung red, yan po yung B+.
Tapos yung green tool, yan yung ground, no? Oo, oh, yan dati. Ganda, oh. Ay, nag-iba-iba rin yung kulay niya tol, oh. Parang sa Mio. Oo. Oh. Ano yan, yung black? Pero pag pinatay mo, ito, kinakabit kasi itong red para no, di mag-reset yung orasan. Hmm. Yung B plus, no? Oo. Oh. Tapos yung black. Yan yung pinaka-ako niya. Yung ignition switch, yan ah. Ilaw na siya. Bale, ito yung live ni. Tapos ito yung sa ignition, yung black. Tapos itong yellow. Gasolina na. Gasolina ng yellow. Kasama niya yung blue. May kasama niya itong blue. Tapos yung sa mga ilaw-ilaw, ayun ah, stock na yun, no? Wala nang gagalawin niya. Assist na siyang ganyan. So, mas maganda itong version 1, no? Tsaka may pindutan siya, no? Meron. Ay? Ano ba yung nakalagay dyan? Change color? Oo. Oh. Oo, change color, oh. Ay, hindi. Yung mga auto trip, ayun, nakalagay, oh. Ay, pang set. Oo, pang set. Dalawa lang yung mode niya. Trip, tsaka auto. Okay na, i-install na natin. So, bali dito sa version 1, plug and play na lang siya. Tanggalin ko na ba ito? Oo, boss, tanggalin mo na. So, dito sa version 2, maghanap na lang ako ng tropa na i-sponsoran natin ng digital speedometer. Kasi ayoko talagang ipagalaw yung stock wirings natin. Pero okay lang kasi nagawa natin ng tutorial dito sa version 1 para may idea po kayo. Ayan, abangan nyo na lang yung next video natin dito sa version 2 sa digital speedometer ng Wave 100. So dito nga mga sir, bumili na rin tayo ng tornilyo kasi nung nabili natin itong Wave, kulang-kulang yung tornilyo niya. Ayan, ibalik nyo na lang yung mga iba pang ilaw mamaya dito pagka natapos nyo nang ilagay yung mga tornilyo. Tapos ibalik na nga natin yung mga ilaw niya rito mga sir. So madali lang naman i-trace yan. Ayan, neutral. Tapos ikambyo-kambyo nyo na lang kung nasaan. Ay, yung flasher niya? Wala boss, papa-ayos ko na rin yung flasher siguro. Testa rin natin. Ayan, sira rin yung mga wiring niya rito. Ay, yung mga switch, matigas na. So dito, papayos na rin natin yung mga switch niya. Itong flasher lang naman naglolokok. Pati yata yung preno boss, wala rin eh. Pag magpe-preno ka. Pero yung sa pakanya nga dun. Ayun na, wala oh. So yun, tinitrace na natin yung mga turn signal niya. Sa left and right. Pero pagka goods naman yung wiring nung nabili ninyo or yung unit ninyo, salka ka na lang yan mga sir. So dito tinitrace na lang natin yung sa may number niya, yung sa may kampiwan. May switch ba yung headlight nito? Oo, boss, ito. On off. And tapos bumili na rin tayo ng pansamantala na switch tsaka socket. Kasi yung socket niya naka-top lang ngayon. Baka mag-toss pa ng sunog ko. So bali, ito pala yung backlight niya mga sir, yung yellow tsaka green. So ito kasi, yung sa may digital speedometer, may backlight na yan. Kapag ka naka-on yan mamaya. So bali, tinanggal na lang natin yung bumbilya rito. Tapos ang gawin ninyo, isalpak nyo na lang dito para naka-standby na lang sa dyan. Ayan, ganyan na lang yung mangyayari. So tinanggal na lang natin yung takit niya rito. Ayan, nakalagay yan dito mga sir. Kaya nakalagay ito kasi wala nang pagsasalpakan yun sa backlight. Tapos bumili na lang din pala tayo ng socket. Ayan. So ito yung dati, no? Ito yung nakalagay dyan. Ito yung nakalagay dyan. So ito na lang ilalagay natin para plug and play na lang siya. Yan yung na gusto kong bunutin. Bunot lang talaga. Tatapat ko yung ano. Tatapat na lang yung mga kulay, no?
Para naka color coating siya. Para color coating. Red sa red, green sa green. Tapos yellow, no? Itong isang black. Saan yan, boss? Dito na sa gitna. Sa gitna yung black. Para red pa rin yung ano niya. Tapos yellow. Dito sa baba. Tapos yung blue sa pink na lang. Para yung blue sa pink. Yan, yellow sa yellow. Pink. Yung pink na yung iba eh. So ito, kapag kabibili kayo ng wire mga sir, or yung sa may socket, ayan, may kasama na rin kasing wire to, ganito na lang yung gawin ninyo. Ayan, screenshot nyo na lang yung tapat natin ng mga kulay para hindi po kayo malito. Ayan, repeat ko na lang, red, black, yellow, tapos blue na may white, tsaka kulay green. So yung kulay pula, katapat po niyan yung kulay pula rin. Tapos yung black, kulay pula rin. Tapos yung yellow, sa yellow din. Yung blue, sa may kulay pink. Tapos yung green, sa green. Tapos kumuha na rin pala tayo ng wire mga sir. Itatap natin yan sa may kulay pula. Ayan pula. Ayan. Sa may kulay pula rin siya dito mga sir. Papuntang ano? Positive. Papuntang positive. Tapos ninyo matap mga sir, lagay nyo na lang ng electrical tape para hindi mag short circuit. Kasi pag sumagi yan sa ground, magkukos yan ng apoy. Di ba sir, no? Baka masunog pa yung mga motor nila, ne? Walang fuse. Tapos ipasok nyo na lang dyan. Sa ano yan eh, fully red din ang susiyan. Sa ignition na. So itong tinap natin dito, didiretso po yan sa may ignition dito sa may kulay pula. Balatan lang natin ng konti rito. Diyan po natin itatap yung wire. And syempre, tansyay nyo lang din yung haba nung puputulin natin wire. Diyan na lahat yung sa taas. Tal! Tapos pag natap na natin, lagyan na natin ng electrical tape. All right.
yun. Okay na mga sir. Tapos balatan natin yung kulay green. Papunta po yan sa may negative, no? Masa ba yun sa akin yan? Maybe lang daw. Tapos lagyan na rin natin ng electrical tape pagka natap niya na. Usapan lisensya. Tapos balatan niyo ito mga sir. Ayan. So itong sakit na to yung dyan natin siya itatap. May nakaready na kayo. Ayan, may nakaready na. Ayan, nagtap na rin pala sila dito dati. O talaga kaibigan o. Yan yung kulay black mga sir na tinap natin sa green. Itatap din natin yan sa may kulay green din dito. Tapos lagyan na rin natin ng electrical tape mga sir. Ayan, so balutan na rin natin ng electrical tape yung po dito mga sir. Tapos itong isang red na nakatapat sa black. Na nakatapat sa black. Accessory wire. Accessory wire. So itong nakatapat na red sa black, papunta po ito sa accessory wire. Malilito yung gato. Tapos balutan na rin natin ng electrical tape. Kasi ito po sabi mo itong, eh, di ba ito yung tatlong pinagbunutan nung sana sa may fuel. Ay, sa fuel. Yan. Ito na yung tatlong natitirang wire. Dito na siya. Dito na siya. Isa na yun, itong black sa black. Blue sa blue. Ayan, stripe na may white. Oh, yellow. Yellow sa yellow, no? Hindi malilito yung gagawin. Ang gawin na lang natin dito para hindi matap ito, ay hindi makat ito, itatap na lang natin, no? Para pag gusto nilang ibalik yung stack. Ayan, no? Tapos madali lang, kadibunod lang. Kadibunod na lang siya, no? Ayan, so continue lang yung haba ng wire mga sir. So dito mga sir, kaya tayo nag-tap ng konting wire kasi pagka lumiko yan, baka mapigtas. Kaya kailangan ninyong magdugtong kahit na konting wire. Dipindi lang kung may mahaba silang na mabilog ganito. And so nagbalat na lang tayo ng maliit dito, itap nyo na lang yan sa may kulay black. Tapos yung natitirang kulay, bali color coding na lang yan, yung kulay blue tsaka yung yellow. And balutan nyo na rin ng electrical tape. Pati yung buo mga sir para hindi kalat-kalat. Yan, bali ganito na yung magiging itsura niya. So itong kulay pink, ayan, nakadugtong to sa may kulay blue. So sa kulay blue nyo ito itatap, itong kulay pink. So syempre bitin tayo ng wire dito, magdudugtong na lang tayo para pagka lumiko hindi po siya mabibigtas. Balutan ko po mamaya, hindi mahala tayo. Tapos, balutan nyo na rin ng electrical tape, syempre. Deep blue. Dito ko sa blue.
nyo ng maser, ayan, balutan nyo na rin ng electrical tape. Once na nagtatap kayo ng wire, huwag nyo makalimutan na magbalot ng electrical tape. Tapos, itong kulay yellow, nakadugtong yan sa kulay yellow. So, syempre, yung natitirang wire, tatapyan natin sa may kulay yellow. Tapos, balutan na rin natin ng electrical tape, syempre. And huwag kayong magsasawang sinasabi ko yan kasi pinapaalala ko lang sa inyo para na rin sa safety ng motor ninyo pagka gusto ninyo mag-DIY. And mga sir, okay na lahat. So, balutan na natin lahat yan pagsamasamahin na natin. Ayaw nyo naman magalaw yung wiring ng motor ninyo mga sir, at gusto ninyo mag-convert ng digital speedometer, hindi po pwede yun. Kasi once na nagpalit ka ng digital, may ipapagawin ka talaga dito sa wiring ng motor nyo. Kung ayaw mong makakat-cut yan, huwag ka na lang magpalit ng speedometer. So dito mga sir, nakalimutan namin may RPM pala to or yung tachometer. So bali, tatanggalin ulit natin yung wire dito. Tapos, kumuha tayo ng isang metrong wire. So maglalatag tayo papunta dun sa may palser. Para mapagana natin itong RPM or yung tachometer. So bali, yun lang naman na yung isa pang gagawin natin. Tapos, after natin matap yan sa palser, okay na siya mga sir. So itong white blue mga sir, nakakonnect siya sa may kulay pink. So bali, tatanggalin ulit natin to. Tatap natin yung wire na kinuha natin. So bali, tanggalin natin yung side cover dito mga sir. Kasi ilalatag natin yung wire papunta dun sa may palser. So dito mga sir, itap nyo na yung mahabang wire sa may kulay pink. Ayan, papunta to sa kulay blue na wire. Tapos itong mahabang wire, ilagay nyo po ito sa may kulay blue at white. Ito po yung sa may palser. So yan, try natin kung gagana yung RPM niya. Ayun, gumagana yung RPM. Ayos. Kasi yung stock, walang RPM yun. And okay na. Oh, wala lang tayong gas, kaya nagbiblink. So dito mga sir, nalatag na yung sa may papunta sa palser, yung sa may RPM natin. So bali, hindi na natin sinama yung sa may kulay blue and white na wiring dito sa may harness. Tinanggal na lang natin siya at kinonect na lang natin siya dito sa may kulay pink na wire. Yung kulay pink na wire papunta yan dito sa may kulay blue na white. So bali, magkadugtong yan mahabang wire papunta sa may palser dito sa may kulay pink. Tapos, balatan nyo na lang yung kulay blue and white na wire dito para matap natin yung mahabang wire para sa tachometer natin or yung sa RPM. Sino? Sino?
Tapos balutan nyo na rin ng electrical tape. Tapos yung speedometer cable, ilalagay na rin natin siya dito. Gumagana pa yung kanila? Tapos gumagana yun. Pinalitan ko yan ng bago. Kasi di ba drum brake to nung dati? Nag-convert ka ng disc brake. Ayan, ikapit na natin mga sir. Para mapakita natin kung ano naman yung itsura niya kapag ka umaandar yung motor. Yung sa may speedometer niya. Meron boss. Yan na synchronize siya. Yan, all goods na. Yes. And mga sir, tapos ng ma-wiring. Ito yung kagandahan sa version 1, malinis yung pagkaka-wiring niya. So dito sa version 2, hindi na lang natin pinakabit. Kasi medyo mabusisi siya mga sir. Ay, dibunod lang siya lang. Dibunod na lang siya. Sa akin. Yan, ganyan siya kalinis mga sir. Tapos lalagyan na lang natin ng cable. So dito nga mga sir, okay na nga po yung digital speedometer natin para sa Honda Wave 100. Ayan, kung makikita nyo nga dito mga sir, kahit naka-turn off yung susian dito, ayan, gumagana pa rin yung orasan niya rito. Ayan, pakita ko lang mga sir. Ayan, kung nakikita ninyo, meron siyang oras dito. Ayan, ang purpose niyan para hindi po ma-reset kapag ka naka-turn off yung susian dito. Ayan. So ganito yung itsura niya mga sir kapag ka bubuksan na natin yung susian. Ayan, ang ganda oh. Ang angas, nag-iiba-iba yung kulay. So dito nga mga sir, ito po yung left signal light. Tapos ito yung right signal light. High beam, tapos neutral. And then may RPM po siya hanggang 14,000 times 100 RPM per minute. Tapos meron din po siyang oras dito. Ayan, dyan siya nakalagay. And then yung speed, tapos kilometers per hour, and then yung odometer. Tapos ito naman yung fuel gauge niya. Tapos ito naman yung kambyuan niya mga sir. Ayan, magkambyo nga tayo. Ayan o. Ang lakas din ng ilaw. Tapos ayan yung ilaw natin, pag-anay natin, high beam. Tapos left signal light, tapos right signal light. Ayan, gumagana siya mga sir. Tapos kapag magsaset naman tayo ng oras dito, long press nyo lang po siya yung pindutan dito. Para lumipat yung aqua niya dito oh. Ayan. Ayun, pagka magpapalit pala tayo ng ilaw, dapat dito oh. Tapos long press ulit natin para lumipat siya. Ayun, sa may oras na oh. Ayan. So bahala na kayong magpindot-pindot diyan mga sir. Ayan, pag pinipindot niyo 'yan, dilipat 'yan. Tapos pag ni-long press niyo, dilipat ulit siya sa minute. Ayan oh. Ayan, halimbawa 1:45 na yung oras. Ayan, okay na siya. Tapos long press nyo lang ulit. Tignan natin kung anong yung nangyayari. Ayan, ayaw niyang lumipat. Ayun, lumipat siya sa kilometers per hour. So pagka kinlik niya yan, ayan, miles per hour siya mga sir. Ayan. Pagka gusto nyo naman ng i-enter yan, papatayin nyo lang yung sasayan dito. Tapos okay na yan. Ayan o, ang ganda o. Ayan, nakita nyo hindi nag-reset yung oras. At yan, dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano mag-install ng digital speedometer para sa Honda Wave. At kapag ka gusto ninyong umorder mga sir, may iwan po akong link dyan sa baba, sa description box at sa pinned comment. At shoutout sa nag-sponsor nito, si Double Bubble Wrap PH at Bubble Bug
PH dito sa Shopee. Huwag niyo nga rin po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa pinag-upload po tayo ng mga ganitong klaseng video tutorial ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.